maniwala ka. Ikaw ang mahal ko. No, ano? Gusto mo pa bang matuto? Gusto ko. Mag-uumpisa tayo bukas. Pero dapat, sikreto ito. Hindi nila dapat malaman. Okay? Susurpresahin natin sila. Paya ka? Kailangan magtulong tayo para maalis siya sa landas natin, Soraya. Yan ang ginagawa ko sa kanya. Hindi ka seryoso sa kanya? Hindi. Pinasasakay ko lang siya. Alam mo, nagsiselos ako. Kay Maria? Kahit ganun lang siya? Kahit na. Babae rin siya. Baka gawin mo kasi siyang libangan. Sa tingin mo gagamitin ko lang siya para libangin ang sarili ko? Alam mo naman, Luis, maraming naghahabol sa'yo. Pero narito ako. Hindi ka ba nag-enjoy nang hinahalikan kita? Kailangang iuwi mo ang isang panyo na ipinunas niya sa kanyang mga mata. Yan. Wala ng lipstick. Heto na ang hiningi mo sa akin, Yaya Calixta. Tingnan natin kung totoo ang mga sinabi mo. Mula ngayon, ang mga mata ni Fernando de la Vega, ikaw na lang ang makikita. Kapag nakita ka ni Prinsipe Luis Fernando de Vega, sigurado ako na mababaliw siya sa'yo. Sino gagastos sa kasal niya? Ay, Fernando, may pera tayo. Oo tayo, pero siya wala siyang ipon. Hindi ba anak natin siya? Pag namatay ako, sa'yo ko iiwan ang lahat. Ito'y istorya ni Mariang Tagabaryo. Ay, siya lumaki na isang mahirap. Pangarap niya'y magbago. Magalis siya sa lumang baryo. Hanapin ang pukas. Ito'y istorya ni Mariang Tagabaryo. Ay, mula sa pagkabatay natutuhan ng umibig sa kasuyo. Puso ay nabigo. Gigito. Ayoko na. Ano nangyari sa'yo? Nahihilo ako. Sa tingin ko, kailangan ko nang pumunta sa doktor. Nitong mga nakaraan, palagi na lang ako nahihilo. Aalis na ako rito. Ayoko na talaga. Pero ano ba talagang nangyari? Anong ginawa nila? Wala, Aling Lupe. Anong ibig mong sabihin wala? Eh, bakit ka umiiyak dyan? Sabihin mo. Aling Lupe, ang manluloko ay mananatiling manluloko. Bakit mo naman nasabi yan, Maria?
Dahil tama po kayo. Oh. Pinaglaruan lang ni Luis Fernando ang damdamin ko sa kanya. Hindi niya ako mahal, Aling Lupe. Hindi niya ako mahal. Oh. Hindi niya ako mahal, Aling Lupe. O kaya, baka naman nasa isip ko lang yon. Ano bang nasa isip mo? Kasi napag-usapan na natin ito. Kasi parang sigurado na ako na buntis yata ako. Alam niyo kung anong nakita ko sa kwarto na ginagawa nila ni Soraya? Naghahalikan sila, Aling Lupe. Magkadikit ang mga katawan nila. At talagang gustong-gusto nilang ginagawa nila. Ay, nako Maria. Dapat kasing maunawaan mo. Ang lalaking tulad niya ay hindi para sa'yo. Marami siyang itinuturo sa akin para maging edukada ako. Hayaan mo na, Maria. Ano yun, Aling Lupe? Ganun na lang yun? Kahit mahirap lang ako, may damdamin din naman ako. Kaya sana huwag niyang paglaruan ang damdamin ko, Aling Lupe. Mabuti na lang po, nalaman ko nang niloloko niya lang pala ako. Kaya alis na ako rito. Salamat na lang sa inyo, Aling Lupe. Dahil sa simula pa lang, napakabuting niyo na sa akin. Maria! Pakisabi na lang kay Tito Fernando. Sabihin niyo po na kailangan kong umalis. Pero huwag niyo sasabihin kung bakit. Sige, tama na. Walang kahit sa inyong may kasalanan kung bakit labis kong minamahal si Luis Fernando. Alis na po ako, Aling Lupe. O paano mga kaibigan? Kailangan ko nang umalis dito. Hindi ko kayo gustong iwan, pero wala na akong ibang pagpipilian. Mamimiss ko kayong lahat ng sobra. Isasama ko naman kayong lahat sa maliit kong bahay. Baka magutom lang kayo doon. Mabuti nandito kayo at hindi kayo hahayaang magutom ni Tito Fernando. Mag-iingat kayo palagi, ha? Paalam. Paalam. At bakit? Anong bakit? Saan mo dadalhin yan? Aalis na ako sa pamamahay na to. Ay, mabuti naman. Napakagandang balita niyan. Para sa akin, mabuti na rin to. Sa ganun, hindi na ako mahirapang makisama pa sa inyo. Pupunta ako sa lugar kung saan mamahalin ako na lahat na walang halong pagkukunwari. At ano naman ang nasa loob ng dalamong yan? Ano ang ninakaw mo? Ito'y istorya ni Mariang Tagabarrio.